ladies and gentlemen, magandang araw po sa lahat, lalo na po sa aming mga subscriber, viewer at visitor sa aming channel. Kung kayo po ay bago pa lang sa Philippine Real Estate TV, kayo po yung malugod naming inimbitahan na kayo po yung mag-subscribe para po inyong makita ang lahat ng ating mga property for sale at pati po yung mga bago. Ang property po na atin na kinukuha na ng video, naka-location po ito sa Antipolo Rizal at ito po ay may sukat na 4 na hektarya. Ang kategory barangay certificate at ibinibinta po sa halagang 5.3 million pesos. Ang property po nito ay napaganda dahil napakarami po tanim. At higit po sa lahat ay naka-frontage siya sa barangay road. At mayroon pong creek na nakapalibot sa property. Ito po mayroon tayong langka. Yung po ay langka pa uli. Ito naman po ay mangga na nag-iedad ng 100 years. At yung po ay mangga. Ang mga tanim po sa loob ng property nito ay marami pong chiko at marami pong rambutan at may mga lansunis pa po at iba't ibang klase mga fruit bearings. Ito po ang maganda sa property na ito dahil ito po ay combination ng flat land and ruling, pero napakabanayad po ng kanyang pagka ruling. Ito pong puno na ito ay rambutan po ito at yun ay rambutan pa rin po. Ang boundaryhan po ito ay ito yung creek nasa kaliwa natin. Kaya napaganda po ng property na ito, malinis at maraming tanim. Higit po sa lahat dito ay tahimik po ang lugar na ito. Mga farm lot owner lang po nakatira dito. Dito ay may supply po tayo ng tubig at kuryente. Pati po yung internet signal ay meron po. Kaya napaganda po maging farm at retirement place ang lugar na ito. Yan po yung katabing bahay natin. Ang mga nakikita nyo po ito mga tanim, ito po ay mangga, langka. At ang pinakamarami po ito po mga puno na nakikita nyo, ito po ay mga rambutan na nag-iedad po ng 5 taon pataas. At ito po ay nagbubunga pagka po dumating ang season ng rambutan. Ang season po ay by September po. Ang rambutan ay meron na po tayong ma-harvest nyan. At yan po ay season ng rambutan at lansunis. Sabay po yan ng dalandan. Yan, tatlong yan ay sabay-sabay po namumunga yan. Ay, napaganda po ng farm na ito. Sama. Saan kasama yung bahay? Ito, dito. Yan. Yan. Ito po ay mga suha po ito. Napakadami pong suha. Yan pong suha ay nagbubunga na po yan. Ito naman po ay suha. Yan po ang pinakabanggada. Mayroon pa pong mangustin. Yung mangustin na yun, 1,000 po ang kuwan yan. Ang seedlings pa lang yan ay 1,000 na po yan. Sa mga kabil ito, napakaganda po. May chiko po tayo. Yan, may chiko. Yan po, may chiko. May makuha, may Bangkok, Thailand na. Ladies and gentlemen, kung kayo po ay naghahanap po ng farm na gustong bilhin, ito pong property na ito ay highly and re-recommend ko sa inyo bilhin dahil hindi na po kayo magpapatanim. At ito po ay napakalamit lamang po sa Metro Manila. From Quezon City, more or less 1 hour lamang po ang travel time natin dito. Sari-sari pong mga pananim. Ito po ay may dalandan tayo. At ito naman po ay may kakao. At yan po sa likod ay rambutan. At marami na pong dragon fruit na makukuha. Napaganda po. Ito pong properties, napaganda. Ito po ang loob ng property natin. Talaga pong siksik sa tanim. Yan po, mayroon pa po tayong namumulaklak na saging saba. At ito naman po ay langka. Itong katabi ko po ay yan, abukado. Yan, sa ngayon po ay nagbubunga. Abukado natin, nagbubunga. Abot kamay po yan. Yan, ganda niya. Yan, yan po, abot kamay lang. At mayroon pa po tayong papaya. At higit sa lahat, marami pong tanim na pili. Malamang po ay Bicolano ang caretaker dito. Ito po ay pili. Mga nagbubunga po, mga pili. Pili nat. At yun po ay mayroon tayong guyabano. Yan po, guyabano yan. Ito po mga pili. Yan. Ito po mga mapuputi ang katawan na ito. Ito po ay pili nat. Ang marami po niyan sa Bicol. Malamang sa malamang po ay Bicolano ang naging caretaker ng property na ito, kaya napakadami niya pong pili. Yan po, mayroon pa po tayong marang. Yan pong puno na yan ay marang po yan.
Napakasarap na prutas po yan. Wild fruits yan. Hindi man tinatanim kung saan nabubuhay sa mga kabundukan yan po. Napakasarap ng marang na yan. Ito po. May kasama po siyang overlooking na banayad lamang. Nakikita po natin yung mga mountain views, yung mga sea of clouds. Ito po, napakadami po natin pwedeng maharvest na mahugan eh. Pagka ganyan po mga puno na yan, pwede po natin putulin yan. Mangangailangan lang po ito ng cutting permit from DNR. Pero naman po yan ay pinapayagan na putulin na. Kasi napakalakas po sa tubig niyan. Yan po ang farm natin. Yan. Ang ganda ng guyaban no. Yung avocado. Yan po, overlooking po tayo. Yan, napaganda. Yan po. Yan pong dalawang puno na yung avocado po yan. Kasi na avocado naman. Ito po ay kakao. Marami pong kakao tayo. Ang kakao po is napagandang pananim po yan. Dahil tuloy-tuloy lang po siyang namumunga. Yan po ay maliit na avocado. Nagbubunga na rin po. Nasa 5 taon po edad niya. At yun ay langka. Paganda po nito. Malamig ang klima rito. Yan po. Mga santol ang baba lang po. Abot kami po ang bunga. Yan ang santol yan. Yan. Napaganda po ng property na ito. At ito naman po ay lansunis. Yan po. Yung avocado. Yumuko na po sa bigat ng bunga. Nakayuko na yung sanga. Yan o. Yan po ng sanga. Nakabaloktot. Ang dami pong bunga ng avocado. Ito napaganda naman. Talaga naman. Yan. Napaganda po. May bahay pa pong kasama. Yan po. May kasama siyang bahay. Katunayan po na may tubig yan po. Tubig bukal yan. Spring water. Hindi po natin problema dito yung tubig na may inom. Dahil po may sariling bukal na pinagkukunan ang property nito. Yan po ang ating property. Ay, napakaganda po. Yan po ang avocado. Halos sumayad po sa lupa ang kanyang bunga. Kabababa lang po. May pa pong kape. Yan. Yan ang maganda rito. Tahimik. Ito po, kasama po ang portion na ito sa property na ibinibinta. Tingnan nyo naman po kung gaano kaganda ito. Talaga naman pong napaganda. Marami pong bagong tanim na nyog. Yan po, meron po tayong ang tawag niya ay pandan. Ninahalo o sinain. Napakadami po avocado. At ito, may kasoy pa tayo. Yan ang kasoy. Yan, napaganda po. Alaga naman. Swabing-swabing. Swabing-swabing farm ito. Ito pong farm na ito ay may kasama pong bahay na maganda. Konkrito. At may pintura lang nga po. Kukuhanan po natin ng video ang bahay na ito. Dahil talaga pong napaganda. Yan. Kuhanan po natin yung baitang. Nakapwesto po sa overlooking ang ating bahay. Yan po. Ang hagdanan. Yun naman po ay durian. Ang puno na yun ay durian po yun. Nasa mga edad mga 3 taon na po yan. At malapit na po sa magbunga. Ito yung mga rambutan. Napakadami pong rambutan. Malamang sa malamang ay mahilig po sa rambutan yung may-ari nito. Yan po ang bahay. Napagandang bahay. Konkrito. May pintura. At nakatayo po siya sa portion ng overlooking. Kitang-kita po natin ang mga mountain views. Yan. 360 degrees ang view na makikita pagka nandito po sa bahay na ito. Yan. Napaganda po. Mamaya kukuha na po natin ang video. Yung loob ng bahay. Yan po yung mga natatanaw natin. Mga bundok sa katabi natin property. Ito po yung loob ng bahay.
ka po paakyat sa second floor. Yan. Konkrito ay naka salamin po ang ating bintana at naka grills. Naka tiles naman po ang flooring. Yan ang flooring. Yan po ang CR. Ito naman po yung room number 1. Yan. Room number 1. Ang lapad po ng room number 1, 10 square meter po ito. Ang dalawang bintana. Nakapintura po ito. At yung bubong ay buhos. Naka-slab po tayo. Yan. Ito po yung room number 2. Ang floor area ng room 1 at room number 2, halos kumakain po ng 40 square meter po. Kuha niya. Ang floor area. Ito po yung higdanan papunta sa second floor. Yan. Ito po yung ibabaw, yung rooftop ng bahay. Pag gusto nyo mag happy happy dito, at overlooking na po ang view. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Ito po yung pinaka rooftop niya. Napakalaki. Ang bahay po ay halos 100 square meter ang floor area. Kaya malapad. Pag andito po sa taas, kitang-kita na po yung mga view. Yung mga mountain views.